Amin ang Panginoon sa pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus at salamat sa Diyos na nagbigay muli sa atin ng pagkakataon na tayo makapag-aral muli ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay, sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataong ito. Purihin ang Panginoon, tayo po ay magpasalamat at tumawid muna sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig niya hindi nagmamaliw. Salamat Panginoon sa inyo sa umagang ito. Samahan niyo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. At nawa Panginoon mahayag ang inyong kabutihan, mahayag ang mga bagay na dapat naming matutunan mula sa inyo ngayong umagang ito. Salamat Panginoon, ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Sa pumuling pinagpalang umaga sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang ating pong devotion ay nagmumula po rito sa Calamba, Laguna, District 6 po. Salamat sa Panginoon at inanayahan ko po lahat na i-share nyo itong live na ito. Yan, maging pagpapala po sa marami ang live na ito at marami po tayong maabot. So just one click sa mga kaibigan natin, pamilya natin, kaklase, katrabaho dahil ito pong pag-uusapan natin ay napapanahon at nang nananalangin tayo kung ano ang i-share. Minsan ko na po itong nabahagi sa aming sa ating iglesia rito, ngunit nais ko pong ibahagi din sa inyo ngayon dahil napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon dahil madalas po ay dito tayo lahat na apektuhan. Malaki po ang bagay na nagagawa nito sa atin, lalo na pagdating sa araw-araw nating pamumuhay. At madalas po sa atin ay nasa online world na. At lahat ng nakikita natin sa cellphone ay iba-iba yung dating ng impression sa atin, no? Yung ating nakikita sa social media, kahit sa mga balita na napapanood natin, madali tayong maapektuhan paminsan, lalo na kapag ang lagi natin pinapagana ay yung ating mga mata. Ay po ba? So, sa mga bagay lang na nakikita natin, ay madali tayong makapaghusga o madali tayong madala kung ano man yung mga nakikita natin sa paligid, lalo na po ngayon, no, na mainit ang eleksyon sa atin. Makakita ka lang ng kulay pink, makakita ka lang ng kulay blue, makakita ka lang ng kulay red. Hindi lang paboritong kulay mo yung naiisip mo, pero pag nakakita ka ng mga kulay na ganyan,
ano na agad, politika na agad yung pumapasok sa'yo. Dati kapag pink ang naiisip mo ay pambabaing kulay, o kaya paboritong kulay ng nanay ko, o kaya personal mong paboritong kulay. Pero kapag pink ngayon, iba na yung naiisip mo. Diba? Kasi yun yung nakikita mo. Kapag pula, iba rin. Kapag blue, iba-iba. No? Iba-iba yung ating perception. Pag tayo ay merong mga nakikitang bagay, at sabi ko nga, biruin ninyo yung sa kuryente. Kapag nakita mo yung bill ng kuryente ngayon, sabi ng Meralco, yung kanilang tagline ay maliwanag ang buhay, baliktad yata. Kapag nakita mo yung bill ng Meralco, didilim ang paningin mo, no, dahil sa taas nung ano, nung pagdagdag ng bill. So napakalaking bagay ng mata kung ano yung function nito sa buhay natin. Dahil si Jesus mismo, no, meron siyang bilin at meron siyang itinuro tungkol sa ano ba ang function ng mata. No, napaka-importante ng ating paningin, dahil ang totoo niyan, ang mata ay bintana ng ating kaluluwa. No po, yung mata natin, meron siyang direct na mga ugat papunta mismo sa utak. Nakadirekta agad. Kasi ito na yung mata natin. Ito na yung utak natin. So kung ano yung nakikita natin, talagang it affects the whole body. O, biruin po ninyo mga kapatid, napaka makapangyarihan ng mata. Nung hindi pa tayo mga Kristiyano, inuulit ko, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, no? Meron tayong mga pagkakataon na naalala nyo ba yung mga terminong ganito? Pag nakikita ko ang anino niya, kumukulo ang dugo ko. Yung anino pa lang nung kagalit mo, o nung anino pa lang nung kaaway mo, iba na yung nagiging timpla mo. Pag nakita mo siya, nakita mo pa lang yung kanyang anino, o nakita mo pa lang yung kanyang itsura na nandyan, yung masayang-masayang puso mo ay bigla kang nag-aalimpuyo sa galit. Diba? Noon yun, nung di pa tayo Kristiyano, amen. Ngayon, pag nakikita na natin yung mga umuusig sa atin, minamahal natin at pinapanalangin. So, ngayong umagang ito, pumunta tayo dun sa binanggit ni Jesus. Meron siyang special mention tungkol sa mata. Dahil nga ito ay napaka makapangyarihan kung ano yung pumapasok rito. Sabi ni Jesus, Mateo Kapitulo 6, talatang 22 hanggang 23. Mateo 6, talatang 22 hanggang 23. Purihin ang Panginoon. Sabi ni Jesus dito, ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. So may turo si Jesus tungkol sa ating mga mata. So ito daw nagsisilbing ilaw ng katawan. Kaya mag-iingat po tayo sa lahat ng ipinapasok natin dito sa ating mata, sa lahat ng napapanood natin, sa lahat ng ating tinititigan, sa lahat ng ating tinitignan palagi. Okay? Kasi ito po ay... Biruin ninyo, naalala ko, may binanggit din si Jesus, no? Sabi niya, di bali na daw na ikay pumunta sa langit ng walang mata, dahil kung yan ang magiging sanhi na kasalanan mo, ay dukitin mo na yan, no? Kasi ibig sabihin, napaka-importante, pumunta ka na raw sa, mawalan ka na ng mata, talaga mapunta ka lang ng langit. Kasi ibig sabihin, ganito ka-importante ito, ganito katindi yung bili ng Panginoon na ingatan natin yung lahat ng ating nakikita. Kaya po, sabi ng salmista, at ito po ay pwede nating i-memorize, pwede nating isapuso, napakaganda po. Kaya lang po, mas maganda siyang banggitin sa English, dahil sa Tagalog po ay yung ibig sabihin nito ay talagang tatatak sa atin. Ano po? Psalms 119 verse 37. No, sabi po ng salmista dyan, turn my eyes from worthless things and give me life through your word. Yung Tagalog po kasi nito ay medyo parang mas mababaw yung pagkasalin, kaya pinili natin na English yung ilagay. So pwede pong may mag-type po dyan sa inyo, turn my eyes from worthless things and give me life through your word.
So pwede na nating masaulo 'yan, madali lang po, no? Dalawang ano lang po 'yan. Dalawang phrase. So Psalms 119 verse 37, "Turn my eyes from worthless things and give me life through your word." So dito po tayo iikot yung ating pag-aaralan. Dahil may binilin si Jesus kanina dun sa Matthew chapter 6 na yung mata ay nagsisilbing liwanag. Kaya ibig sabihin, nasa mata at nasa atin yung pasya na kung ano yung ipapasok natin sa ating mga mata, kung ano yung ating papanoorin, kung ano yung hahayaan natin na titigan ng mga matang ito. At alam niyo po, napaka makapangyarihan ng nakikita kasi po bakit? Tuwing ako po ay lumuluwas ng Maynila at dumadaan po sa EDSA nung araw, yung mga taga Maynila dyan at nakakadaan kayo sa EDSA, familiar po kayo rito. Kung kayo ay nakakadaan dun sa may tulay sa Guadalupe, nakikita nyo yung napakaraming billboard. Yun po yung ano eh, yung daan, yung sa may Ilog Pasig. Kung nakakadaan kayo doon, yung pagkatapos na ng Boni, di po ba? Tapos darating na kayo doon sa Guadalupe, makikita nyo yung napakaraming billboard doon. Alam nyo po ba na bakit napakaraming billboard doon? Naniniwala po kasi sila, yung mga advertisers, na napakapangyarihan nung nakikita na kapag i-display mo ron, makikita nung mga tao yung produkto mo at talagang bibili sila nun. At totoo nga, biruin nyo po, gumagastos ang mga advertisers ng 710 billion dollars para lang makapaglagay sa buong isang taon ng mga billboard na yan. Gumagastos sila ng magkano po sa pera natin? 39 trillion and 920 billion pesos in a year. Para lang gumastos sila sa mga advertisement na nakalagay sa billboard na yan. Mahal po yun. Kaya lang po kasi, napaka makapangyari nakikita mo kasi bakit? Eh, biruin ninyo, pag nakita mo yung halimbawa, nakita mo dun sa billboard na yon, Jollibee. Aba, na ang nasa isip mo ngayon, Jollibee, dahil nakita mo, bigla kang nagutom. Biruin mo, hindi mo naman naamoy, nakita mo lang, pero bigla kang nagutom kasi nakita mo eh. Kaya napaka makapangyari nakikita. Tingnan nyo nga po lahat ng fast food kulay pula. Kasi ang kulay pula daw nag-i-invoke ng gutom o ng pagkain. Kaya halos lahat ng kainan dito, di ba, may kulay pula ang logo. Max's, ano pa ba yan? KFC, McDo, Jollibee, o di ba, o Chowking, Red Ribbon. Halos lahat kulay dilaw. Ay kulay red kasi... yun yung kulay na para bang nagpapagutom, no? So gumagastos sila sa mga nakikita kasi alam nila na kapag yung tao nakita ito, kahit yung mga ads sa Facebook, alam niyo po binabayaran yun, yung mga commercial. Kasi biruin niyo, pupunta ka ng mall, ang una mong bibilhin at ang una mong maaalala yung mga nakikita mo sa commercial. No, kasi yun yung napanood mo, yun yung nakita mo. Kaya napakalaking impluensya nung nakikita talaga. Kaya nga, mag-iingat tayo dahil kung ano yung ating nakikita palagi, kung ano yung ating napapanood, kung ano yung ating tinititigan, yun yung nagiging tayo. You become what you watch. Ikaw ay nagiging ganun kung ano yung lagi mong tinitignan. Kaya nga ito mga matang ito, maliit pero napaka makapangyarihan. Kung ano ang tinitignan nito, doon ka nililid eh. Diba? Doon ka pinatutungo eh. Kaya nga, isang paalala sa atin nung ating talata dito sa Psalms 119 verse 37, Turn my eyes from worthless things. Hindi po sinabi diyang, I will turn my eyes. Hindi po. Nagpe-pray talaga siya na, Panginoon, akin na talaga, nagde-decide siya eh. Iba po kasi yung sinasabing, I will turn my eyes sa turn my eyes. Meron na po siyang decision na yung kanyang mga mata ay talagang aalisin niya, iwawaksin niya sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta kasi po by default ang matang ito palaging titingin talaga sa mga walang kwentang bagay. Ulitin ko, ang mga matang ito, ang default niyan, tumingin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mantakin nyo na lang, halimbawa, scroll ka ng scroll,
Bao, kagaya nga sabi ko sa inyo kanina, nasa online world na tayo, social media, scroll ka ng scroll, at minsan kung ano-ano na lang nakikita mo, at hinahayaan mo lang pumasok sa iyong mata, at kung ano'y pumapasok sa iyong mata, di ba, siyang nagko-control sa iyo. Sabi ko nga, pinakamagandang ano nito, halimbawa, ng mga bata pa tayo, at may pinapanood kang superhero, at yun ay paboritong-paborito mo, lagi mong pinapanood. Pagkatapos mong mapanood yun, dahil napanood mo, haharap ka sa salamin at gagayahin mo yun. Gusto mong maging ganun. No, yun ang gusto mong gawin. Magmumustra ka na parang yung napanood mo. Kasi yun yung nakontrol ka na eh, napanood mo eh. At ganun din tayo. Ano yung pinapasok natin sa ating mga mata, kinokontrol tayo niyan. Kapag hindi tayo naging aware at hinahayaan natin yung mata natin at na doon tumitig, kaya nga, it is a decision to turn your eyes because by default, these eyes will look on worthless things. Palaging ganun. Kaya hindi mo alam, tumatagal ka na ng tumatagal, nandun ka, nakailang beses na scroll ka na sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kaya nga mga kapatid, nakakalungkot po pero isang katotohanan na ang kakulangan natin ng oras, ano po, sa pagbabasa ng Biblia, kakulangan ng oras sa pananalangin ay hindi po dahil sa kawalan ng oras eh. Kundi kung paano tayo gumastos ng oras sa social media, sa katitingin, kung yung oras na ginagastos natin sa minsan, kawi-window shopping lang sa Shopee at Lazada, kung paano yung panahong ginagastos natin doon, yun po ay malaking patunay na hindi kakulangan ng oras ang dahilan kung bakit wala tayong panahon na magbasa ng Biblia at nakukulangan tayo ng panahon sa panalangin. Dahil ang totoo niyan, isa ang pagtingin sa mga walang kwentang bagay na umuubos ng oras natin para sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, andyan po ba kayo? Kasi bakit? Ang unang-una, pagbungad pa lang ng Biblia, si Eva. Diba? Sa unang kwento pa lang, si Eva, mata agad ang tinira kung ano yung nakita. Tignan nyo ha. Genesis chapter 3 verse 6. Sabi dyan, Genesis chapter 3 verse 6. Okay. Yan. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pinagmasdan ng babae, ano pong ginamit dyan? Hindi naman po ilong, hindi rin pang lasa, hindi rin pandinig. Ang ginamit ay ano? Mata? Dito nga po sa English, ang sabi dyan, and when the woman saw that the tree was good for food and a delight to the eyes. Sabing ganun. Nang makita ng babae, kaya nga may biro po, no? Kapag daw ang babae ay namalengke, no? At talagang hindi na control ang mata. Yung isang kilong galunggong magiging 1/4 na lang. Kasi bakit? Yung pambili ng 3/4, nakita kasi, uy, ganda nun. Uy, ganda nito, makabili nga. Minsan kahit hindi kailangan, dahil nakitang maganda, bibilhin. Kaya yung pambiling 1 kilong galunggong, naging 1/4 na lang. No? So, tingnan natin mabuti. Huwag tayong padadaya palagi sa nakikita. Kaya supili natin ang matang ito. No? Turn my eyes from worthless things. Hindi lahat ng maganda ay tama. Hindi lahat ng makikita mong okay at maganda ay kalooban ng Panginoon. Kaya nga, lagi tayong mananalangit, lagi tayong mag-iingat. Biruin ninyo kahit si, eto na lang po, si David. Diba? Si David. Nung isang araw na dapat siya ay, sa 1 Samuel chapter 11, alam natin, mata na naman yung tinira sa kanya, yung kanyang ikinabagsak. Nung hindi niya ginawa yung kanyang tungkulin kasi po, nung panahon na siya ay nagkasala, at nakita niya si Bathsheba na naliligo, dapat po nasa labanan siya eh. Kaya lang, dahil pinili niya na hindi pumunta ron. Kaya nga, tingnan ninyo, kapag hindi natin ginagawa yung ating task, eh, dyan talaga magkakaroon ng pagkakataon ng kaaway na umaligid-aligid at linlangin tayo. Kaya nga, kita ninyo, si David, ang sabi doon,
1 Samuel 11:2, isang hapon bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubunga ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Ano naman po ang ginamit na sense? Mata na naman. Kaya nga kita ninyo, these eyes are so small but it will lead you to destruction. Merong pattern eh. Diba? Nakita ninyo? Mula kay Eva, ano nangyari? Nakita niya yung bunga. Tapos pinagnasaan niya ito. Kinuha niya ito at siya'y nagtago. Ganun din kay David. Pinagnasaan niya si Bathsheba. Nakita niya muna, tapos pinagnasaan niya, tapos kinuha niya at gusto niyang itago, di ba? Hanggang sa gumawa na nga siya ng paraan para maging malinis ang lahat, pinapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba. Kaya nga mag-isip tayong mabuti dun sa ipinapasok natin sa ating mga mata. Turn my eyes from what? Worthless things. Pwede niyo po bang i-type dyan? Turn my eyes from worthless things. Alisin natin yung ating mga mata sa mga bagay na walang kabuluhan. Ano po ba yung mga bagay na walang kabuluhan? O eto po, bibigyan ko kayo ng mga ilang mga points. O kaya, ano ba yung mga bagay na walang kabuluhan, Pastor? Ito yung mga bagay na walang nagagawang mabuti para sa atin. Worthless things do no good. Ang mga bagay na walang kakwenta-kwenta o worthless things do not last. Hindi ito nagtatagal. Ito'y temporary. Ano yung worthless things? Help no one else. So ano yung worthless things? So, wala ka namang tinutulungang iba. Wala namang nagiging pakinabang. Worthless things are those things that build no faith, build no hope, or love. And lastly, worthless things distract you from worthy things. Yung mga walang kakwentang-kwentang bagay, diyan natin alisin yung ating mga mata. Kaya minsan, ang dali nating bumagsak dahil kung ano-ano yung tinitignan natin. Kaya mga kapatid, kahit yung ating mga pinapanood, Kristiyano tayo pero masyado pa tayong nanonood ng mga, lalo na yung mga bagay na hindi nag-e-exalt sa Panginoon. Sana wala na ditong Kristiyano, nanonood ka pa ng horror. No? Kahit po yung sobra-sobrang worthless things, wala namang kinalaman sa'yo. Yung mga mahilig dyan sa K-drama, yung nakakalungkot eh. Alam na alam mo yung season, ilan yung season, alam mo yung kwento, alam mo sino yung inampon, alam mo yung sino yung totoong nanay, alam mo yung buong kwento ng storya na napapanood mo sa pelikula, pero yung mga istorya na nasa Biblia at kung mga bagay na patungkol sa Panginoon, eh, hindi natin alam at hindi tayo naglalaan ng panahon, mga kapatid, malaki yung problema natin. No? So, ituon natin yung ating paningin, hindi dun sa mga ganung bagay, dahil mga kapatid, Kristiyano po tayo, mga anak tayo ng Diyos, unang-una, dapat ang tinitignan natin palagi, ang binabasa natin lagi, ang ating panuntunan yung salita ng Diyos. And mind you, mga kapatid, ang nagsulat po nito ay si David. Yung Psalm 119 at kanya po itong sinulat ng mga bandang huling bahagi ng buhay na niya. So, alam niya na yung nangyari sa kanya noon kay Bathsheba, ayaw na niyang mangyari. Kaya nga ang prayer niya, Lord, turn my eyes from worthless things and revive me through your word. Give me life through your word. At alam natin nung si David at si Satanas ay tinukso si David. Si David po ay na-fall at siya ay nagapi. Ngunit nagkaroon ng rematch nung panahon ni Jesus na siyang seed ni David. At alam natin anong pinanlaban ni Jesus kay Satanas. Biruin ninyo, sabi ng Bible, di ba, sa Matthew chapter 4, dinala siya ng Holy Spirit doon sa ilang si Jesus para subukin. At alam natin na ang talagang binanggit pa ni Satanas, o nakikita mo 'yan, yung lahat ng 'yan, yung sa huling 'di ba po, tatlong beses siyang tinukso.
tatlong bagay yung binanggit ni Satanas sa kanya sa pinakahuli. Sabi ni Satanas, nakikita mo lahat ng yan, paningin pa rin. Paningin pa rin. Bibigay ko lahat sa iyo yan. Sumamba ka lang sa akin. Pero sa tatlong yun, yung una, di ba sinabi, hindi ba anak ka ba ng Diyos? Kung ikaw ay talagang totoo anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pangalawa, yung nag-quote pa siya ng verse, di ba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalong ka dyan. At pangatlo, nakikita mo bang lahat ng yan? Pero sa lahat ng yun, laging ang sagot ni Jesus ay ganito, nasusulat. Yun ang buhay eh, give me life through your word. Palaging sinabi ni Jesus, Jesus stated not his own opinion, but what is written in the word. Kung ano yung nasusulat, sa lahat ng tukso sa kanya ng kaaway, ang kanyang ibinato ay kung ano yung nasusulat. Kaya mga kapatid, palagi tayong tumayo sa Diyos. Kailangan ang bawat bahagi atin ay nakatuon dapat sa salita ng Diyos. Kaya mariin po na sinasabi ng manunulat ng Hebreo sa mga taga-Hebreo, chapter 12, verse 2, fixing our eyes on Jesus. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus na siyang may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Kaya ibig sabihin, kung ating aalisin ang ating mga mata sa walang kakwentang-kwentang bagay, ibig sabihin, may dapat pagtuunan nito at walang iba, kundi ang salita ng Panginoon, ng Panginoong Jesus mismo. Doon tayo tumitig. Di ba ang sabi rin ni David, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So may kinalaman pa rin sa paningin, kasi syempre, paningin ang nagde-decipher ng maliwanag at madilim. Ang sense ng katawan natin na ginagamit dyan ay ang mata. Kaya nga, paano tayo makakakita sa madilim? Dapat may liwanag. At paano yun? Ang salita ng Diyos, ang liwanag na tatanglaw sa ating mga mata. Huwag tayong tanglawan ng mga napapanood nyong palagi kayong doon nagbababad na manood sa K-drama. Huwag tayong tanglawan kahit na yung mga nakikita mo sa paligid. Huwag tayong tanglawan ng nakikita mong kawalan. Huwag tayong tanglawan ng mga pag-uusig na nakikita mo. Huwag tayong tanglawan ng kahirapan na namamanas mo sa mundong ito. Tanglawan tayo ng salita ng Diyos. Yan ang ating titigan. Yan ang ating paniwalaan. Yan ang ating sundin. Amen? Nang tayo ay hindi madiskaril. Kasi mga kapatid, kahit sa lakad nating pananampalataya, ako po hindi naniniwala na sa isang totoong Kristiyano na namumuhay sa salita ng Diyos ay uso yung salitang tisod. No? Kasi bakit mga kapatid, bakit ka matitisod kung maliwanag yung nakikita mong nilalakaran? Kung ang Word of God ay nauuna sa'yo at tanglaw mo, walang Kristiyano matatalapid o matitisod. Kasi bakit? Yung natitisod, nasa dilim lang yun. Yung natitisod, hindi alam yung lalakaran. Pero kapag ikaw ay tunay na Kristiyano at gabay ka ng salita ng Diyos na siyang ilaw, paano kang matitisod kung nakikita mo yung dinadaanan mo? Kaya mga kapatid, isang bagay ang ating panghawakan ngayong umagang ito. Kagaya nga po ng sinabi ni Pablo, dito po tayo magtatapos. Hindi po sa mga bagay na nakikita tayo dapat mamuhay, kundi sa pananampalataya. Di po ba? We walk by faith and not by sight. Kaya yung ating mata na hindi titingin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay ay itutuon natin sa Panginoon. Kaya natin masasabi, hindi tayo namumuhay ayon sa nakikita natin, kundi sa pananampalataya natin sa Diyos. Let me quote this verse, 2 Corinthians 4:18, before we pray. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ituon natin yung ating mga paningin sa mga bagay na nasa langit, pang walang hanggan. No? Sinabi rin ni Pablo yan sa mga taga-Colossus, di po ba? Na let us fix our eyes sa Panginoong Jesus, doon sa mga, yung ating kaisipan, doon sa heavenly things, sa mga makalangit na bagay. Amen?
Yan mga kapatid, minsan baka kaya sobra kang nagugulumihanan sa buhay dahil mali yung lagi mong tinititigan. Ang hinahayaan mong tumanglaw sa'yo, yung kawalan mo. Ang hinahayaan mong tumanglaw sa'yo, mga bagay na wala namang katuturan. Because by default, these eyes will look on worthless things. Kaya you train your eyes to look on Jesus. Fix, kaya nga ituon mo. Hayaan mong doon tumuon. Minsan kahit sa sarili mo yung tignan mo, madidismaya ka, tumuon ka sa Diyos. Turn your eyes from worthless things. Turn your eyes from the things that will make you worthy and worthy. Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito. Salamat sa mga paalala niyong mga salita na Panginoon sa inyo kami tumingin. Sa inyo po kami manalig, sa inyo kami tumitig, Panginoon. At supili namin ang aming mga mata na hindi tumingin sa mga bagay na hindi karapat-dapat, mga walang kakwenta-kwenta, yung uubos lang ng oras namin, higit lalo yung makakaagaw ng atensyon namin sa inyo. Turuan ninyo kami, Banal na Espiritu, na ang aming mga mata ay palagi naming ituon sa inyo at ituwaksi ang mga matang ito, iiwas ang mga matang ito sa mga bagay na hindi kaaya-aya at walang kakwenta-kwenta, walang halaga. At ituon namin ang aming mga mata sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos, pagpalain niyo pong bawat kapatid na nanonood at manonood pa nito at patuloy kaming mapagpala, Panginoon, sa inyong mga salitang nahayag ngayon sa amin na Lord, wala po kaming ibang dapat na pagtuunan ng paningin kundi kayo upang ang aming buhay pananampalataya ay patuloy na magtagumpay ang inyong mga salitang magbigay nga ng buhay sa amin sapagkat sinabi rin ng inyong mga salita ng salita nyo ay tanglaw sa aming daraanan. Ang salita nyo po ay ang siyang ilaw sa landasin na pinapatahak ninyo sa amin. Kaya salamat Panginoon. Ang inyong banal na espiritu ay patuloy na sumama sa amin sa maghapong ito at maipamuhay namin ang aming napag-aralan. Salamat o Diyos, sandalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory.